wala kasi namin, na-suspend na daw yung ACOP niya. Mm-hmm. Eh di nagtanong ng ano nung requirements, no. By the way, may enhanced guidelines na po pala tayo, no, sa annual confirmation of pensioners. Mm-hmm. Check niyo lang 'yan, naka-post sa ating Facebook 'yan, yung ating mga art card. So meron tayong mga changes. So ano ba yung sa ano ba sa ano lola mo ba yan? Oo, na suspend na kasi yun talaga importante talaga na nagko-comply kayo sa ACOP kasi para at least alam namin na 'di ba yung personal appearance, no, at least alam namin na nabibigay namin yung benefits dun sa mga rightful, no, na beneficiaries. Oo, tama. Tapos kasi kapag hindi kayo nakapag-comply on time, no, nasususpend yung inyong pension. So kailangan talaga mag comply kayo. Ang mode of compliance natin, no, pwedeng personal appearance. Pwedeng personal appearance. O, pupunta kayo sa mga branches natin. O, ano pa ba? Yung pwede visual din, confirmation, ano? Pwede din through video conferencing, no, sa Microsoft Teams. Applicable to dun sa mga, ano natin, sa mga OFW members o yung mga nakatira na sa ibang bansa. Yung tito ko, ayan, dito nag-email na nga siya dun sa OFW .relations, no, at sss.gov.ph kasi kailangan na niya mag-ACOP sa March. Yung ano ba yung ating changes effective March 2024, no? Kasi dati, di ba pagka-retirement pensioner tapos nandito sa Philippines, naninirahan, hindi kailangan mag-report, no? Regardless kung anong edad. Ngayon kasi yung mga may edad na 80 years old above, nire-require na natin na mag-report sa SSS kasi para masiguro na pa rin ng SSS na buhay pa kayo at ma-check namin na talagang yung benefit is napupunta dun sa tamang pensioner o beneficiaryo. Okay. Sir, paano naman yung mga cases na ano? Kasi di ba meron talaga yung mga senior citizens natin na ano, no, 80 years old and above, yung iba dun bedridden na, yung medyo hirap nang maglakad, no, para mag-personal appearance. Ano kaya, sir, yung options na pwede nating offer sa kanila? May option naman tayo doon. Pagka hindi, alam naman natin, usually, mahina na yung katawan ni lolo, lola. Pwede naman na mag-fill up lang ng ating mga forms, yung ating pensioner reply form with attach yung picture niya. Uh-oh. Na may hawak na newspaper. Newspaper. Yung for the day, o kaya nasa likod yung TV, like katulad nito, nasa likod yung TV mo, may news scroller ng ano, nandun yung date. So may picture dapat half body yon. And then yun, pwede naman isubmit lang, may authorization sila dun sa kanilang kaanak na pwede pumunta sa mga office natin. Or pwede rin naman visual confirmation yung through MS Teams. Mag-email lang sila para pwede rin mag-confirm through MS Teams yung ating mga pensioner. Okay, exacto. Ayun yung kinaklarify ni Ma'am Hidelisa Tuason. No, nakatira daw po kasi sila sa abroad, so pwede daw ba sila mag-comply online? Tama po, yes. Katulad yung napanggit ni Sir Tama Jay. Yan. No, through video conferencing, lang po kayo, no, yung mag-download ng Microsoft Teams app. MS Teams, kasi yun yung ating currently na ginagamit. Pero I think later on ata, parang itatry din ng SSS na through Viber, pero parang may mga select branches pa lang yata dun. Pero yan, for the meantime, familiarize na lang din yung paggamit ng MS Teams kasi yan yung talagang ginagamit natin. Yan. Para dun sa ano, magpapaset na appointment, mag-email lang kayo kung nasa abroad, ofw.relations@sss.gov.ph. So para ma-replyan sila, mabigyan sila ng link para dun sa ano, so sa appointment nila online. Oh, kaya naman po doon sa mga email address, no, ng ating po mga SSS branches. Mm-hmm. Saan ba 'yun makikita? Doon sa ano, doon sa SSS website, www.sss.gov.ph. Oh, marami tayong mga branches abroad. Oh, saka dito locally, no, yung para sa mga magko-comply na nandito sa Pilipinas, no, hanapin niyo lang po doon kung anong specific branch. Ito po, ay, naku, nagbabalik si Ma'am Luz Stella Gagate Bangloy. Yes. Good morning din Good po. Good morning, Miss Luz from Hong Kong, no? Magandang umaga. Morning ba sa kanila? Same time na ata sa atin, no? Wala namang difference ng oras. Parang a few or 2 hours lang yata. Eh, isa si Ma'am sa mga regular viewers natin kasi ano, nung nagsimula pala ang usap tayo. Hello, ma'am. Okay. Good morning po sa inyo. Malamig dyan, no? Baka mas malamig, definitely mas malamig pa dito sa atin. Ngayon lang eh, nasa loob tayo dahil naka-aircon tayo. Tama. Oh, napakasarap ngayon matulog eh, no? Napaka. Kahit ngayong early morning, parang feeling mo, yung Baguio feels ba? Yes. Oh, no need na umakyat ng Baguio. Oh. Sobrang lamig, di ba?
Kaya kailangan yung, ako nga kahit nasa bahay, pag nasa bahay, hindi na ako nag-electric fan. Eh, pagka ganyan lamig, isa naka-bedges pa ako or naka-hood pa ako talaga eh. Oh, dahil sobrang lamig, minsan ang hirap gumising, di ba? Lalo na pag Friday. Pero wag naman sa ano, na gising pa rin kayo, syempre. Lalo-lalo na mapapanood nyo kami. Pwede nyo kami panoorin kahit na nasa office kayo, di ba? May cellphone kayo, ganyan. Tabi basta lang, naman oh, may, ano ba, yung lang kayo. Yes. Huwag nyo nalang masyadong pahalata sa mga boss nyo. Joke lang. Simple. Marami naman kayong makukuhang ano sa amin, info. Yes, yes. Okay, may question tayo dito. Good morning from Persus Medenilia. Good morning. May number coding pa rin po ba sa mga branches? Meron pa rin ba, Lisa? Meron pa rin, sir. Mm-hmm. Implemented pa rin hanggang sa ngayon yung number coding. Para sa sasakyan lang din. Yes. Ang basis lang natin doon, yung last digit yes, ng social security number nila. So, kung nagtatapos siya ng 1 and 2, Monday po kayo pupunta sa branch. 3 and 4, Tuesday. 5 and 6 Wednesday, 7 and 8 Thursday, tapos 9 and 0 naman po ay Friday. Oh, kaya lagi nyo pong tandaan yung ano, yung schedule nyo po. Kasi it's one way din na ano, na talagang yung distributed natin yung ating services sa ating mga members kasi. So, yun, tatandaan niyo. Pero kung halimbawa naman, hindi kayo makapunta sa branches kasi mostly naman ang ating mga transactions online na eh. So, napakadali lang. SSS at your fingertips, di ba? Yes. Yan yung ating kinakampaign na matagal na. So, dahil ang SSS is one of the pioneer. O tayo ba ang pioneer ng ano, digitalization sa government transactions? Yun. Yun yung isa sa pinagmamalaki natin sa SSS na digitalize yung ating mga transactions. Tama. At syempre, nandun pa din yung ini-improve pa natin. Yes. No? Hindi naman matatapos yun. So, may mga enhancements na gagawin. I-recalibrate yung system. Yes, kailangan natin yun. Tama. So, para sa ating mga members. And, ako, nakakatuwa, ang daming, ano, ang daming viewers ngayon na OFW. Hello, Sir Jerome, no? Watching from Poland. Mabuting araw sa iyo, sir. And, speaking of OFW, sir, no, i-remind na lang din po natin sila, no, na kanina pong contribution payment deadline, iba kasi yung payment deadline nila. So, last quarter of the year, yung October to December, ano, ng 2023. Start po na yung January to June. January to September. January to September, ang deadline niyo po ay nung katapusan pa nung December 2023. Yes, yes. Tapos, yung October to December 2023, ang deadline niyo po sa katapusan po ng January 31, 2024. So, meron pa po kayong time, no, na magbayad ng inyong SSS contribution. Pero, Lisa, di ba, nasa abroad, alam ba ako nasa abroad, paano ko magbabayad din nasa abroad ako? Ay, napakarami natin, madali sir, ng payment channels na meron available. No, meron din kasi yung online, yung mga collection partners natin, meron po silang available na websites, no? Pwede po sila doon na magbayad, no? Meron din po tayo silang kanya-kanya mga mobile app facility. Tapos tayo din po, 'di ba? May sarili din tayong SSS mobile app, no? Yes. Naka-link din doon yung mga ibang e-wallets, no? May mga remittance center naman na ka-tie up natin. So, yun. Hindi naman sila mahihirapan sa pagbabayad dahil talagang nagbigay ng lahat ng options ng SSS para hindi magkaroon ng gaps yung mga payment ng contributions. I guess naka-flash din po sa screen yung ano, no, yung mga listahan ng mga payment channels. Pwede nyo rin po yung balikan, no, doon sa official page ng FB page ng SSS, no. Nasa featured post po siya, no, makikita nyo siya agad. Maganda rin kasi naman, lalo na yung mga OFW, di ba? Syempre, one of the pinaka-reason bakit nag-abroad si nanay, si tatay, syempre para makapag-ipon, para sa pamilya. Pero importante lang na pa rin na may SSS tayo kasi protection nyo rin yan. Yan ba, magkasakit kayo at lalong-lalo na pag ba, nag-retiro ka, di ba? Diba, ang sarap nung pakiramdam na yung pinag-ipunan mo ng halos 10 taon mahigit, bukod dun sa naipon mong sarili, meron ko pang benepisyo sa SSS, diba? Katulad ng retirement, diba? Correct. Oo. Tsaka diba, meron pa tayong diba, additional na makukuha. Savings. Ano ba yun, Lisa, yung savings option natin? Kasi meron tayo yung mandatory provident fund, no? So, pwede po yan. Isa pang option yung meron din tayong voluntary provident fund. Mm-hmm. Yun naman po minimum, no? Pwede silang maghulog ng as low as 500 pesos, no? Pesos lang siya. So, maganda yan, no? May iba-ibang forms tayo ng savings. Ano bang difference nun? Di ba ano yan? Yung WISP before at saka yung WISP Plus. Oo. Parang yung WISP, ano ba yun? Yun yung mandatory. Yung
mandatory. Oo. Kasi yun, ano, tawag dito, para yun sa mga members na naguhulog, no, above doon sa monthly salary credit na 20,000. Yes, oo. So, yung doon naman sa WIS Plus, walang limit yun. Mm-mm. Depende po kung naka-minimum ka, oh, okay lang naman. Basta, ano yun, may minimum tayo na 500 pesos yung contribution nila sa WIS Plus, no. Depend, hindi not necessarily monthly, no. Kung kailan ka lang may extra savings, yun, pwede mo ilagak doon, no. Yung ano lang, pagkakaiba, no, yung yun, yung voluntary provident fund, kahit hindi ka naka-maximum na monthly salary credit, okay. Meron tayo pa lang ano, follow questions? Ano? Kay Jerome ulit. Oo, at ang nagbabayad daw. Ah, okay. Cash. Very good si sir. Very good si sir. Mukhang ano, laging may load ang kanyang GCash. O hindi, tsaka ano talaga, malaking tulong talaga yung GCash kahit naman, di ba, sa mga payment transactions din natin. Yes. Mag-order tayo ng food, di ba? O dapat readily available na yung GCash. Cashless na ngayon eh. Huwag lang mag-offline, di ba? Ayun lang. Laging dapat naka-online tayo. Okay. At ito, sir, may tanong si Baby Kapuli. Hello po sa inyo. 10 years na daw po siyang nagbabayad, no, sa SSS. Pwede daw ba niya itong ituloy-tuloy hanggang maging 20 years? 20 years. Pwede naman po, tuloy-tuloy lang ang pagbabayad. Kasi, diba, ilan ba ang, ilang years ba or months ang pwede nating ihulog para makapag, ma-qualify for retirement? Dapat naman, sa retirement po kasi para mag-qualify doon sa monthly pension, at least 120 months or equivalent to 10 years. 10 years. O, kasi may iba, pag naisip nila ata na naka 10 years na ako, uy, titigil na ako, yeah, diba? Pero, tuloy nyo lang po. Pwede naman yan. Pag nag-voluntary payment, payee ka, so, dapat lang merong, syempre, importante, may my.sss. So, by the way, di ba, pag nagbabayad tayo, before, meron tayong form na pinipilapan. Ngayon, ano na, payment reference number na ang kailangan natin. So, kailangan, registered kayo sa my.sss, may account kayo doon. So, doon yung mag-generate yung payment reference number. Lalo na kung, alimbawa, katulad si Sir Jerome, kanina, di ba, GCash. Kasi, before, ako din, pag nagbabayad, GCash. Ginagawa ko, da-download ko lang yung PRN, naka-PDF file yun. Para kasi medyo mahaba yung number na, di ba? Mahirap magkamali. Kaya yun din yung purpose natin sa ano, sa PRN, para hindi tayo magkamali sa pag-fill up ng form. Tsaka, pagka online kayo, copy nyo lang yung PRN, then i-paste nyo dun sa app ng anong ginagamit yung mobile app, o kung sa banko yan, copy nyo lang yun, paste nyo lang yan dun, then automatic na yun, lalabas na yung ano ninyo. Yung kung magkano yung babayaran niyo. Tsaka once na mabayaran niyo, 'di ba? Siguro mga a few seconds lang. Check mo yung ano niyo, yung hulog, yung posting niyo. Posted agad siya. Oo. Kaya hindi possible, very impossible na magkaroon tayo ng mga unpostable ngayon kasi PRN na tayo ngayon. However, kung may mga cases, no, na wait, teka lang, parang hindi pa na-post yung binayaran ko 2 weeks ago. Yan yung kagandahan pag nagmo-monitor kayo, no? Mag-email po kayo dun sa usaptayo@sss.com.ph. Actually, may ganyan akong case. Parang nagbayad ako one time. GCash din yun. Parang hindi siya na-post. Pero yun nga, nag-email nga ako para for assistance. Siguro mga within the week naman na-resolve naman din yun. Kasi kinabahan din ako, magkakagap ako, no? Sayang. Tulad na lagi natin sinasabi, check nyo regularly yung contribution records nyo para in case na may mga ganyang incidents na biglang may gap, no, at least maayos ka agad yan ni SSS. Basta mag-send lang din po kayo ng proof of payment. Yung payment reference number, yes, para at least matrack natin. Maayos po yung records agad. Okay. Meron tayong another questions from Doc Pangulo. Good morning po. Pwede po ba alisin ko na lang isang dependent ko? So, paano ba, Lisa, pagka may mga changes tayo sa ating beneficiaries, anong gagawin natin? Kailangan po nilang pumunta, no, sa ating pong SSS branch. Ano man po yung accessible sa kanila, no? And kailangan po nilang mag-fill out ng member data change request, no, or yung E4. So, ayun, i-indicate nyo lang po kung sino doon yung tatanggalin or kung meron kang idadagdag, ilagay mo na doon. Pang may update tayo, no? Saka kung halimbawa hindi na-updated yung mga address mo, contact details, yes, mga civil status mo, kinasal ka na tapos ano, hindi mo pa na-update dun sa married name mo, ayan, isabay-sabay mo na para isang request. Lalo na lang, di ba, last December. Actually, may inattendan din akong kasal ng last December. So,
Marami at hindi na ata uso ngayon ng wedding ng June eh, no? Mostly na sa December na eh, no? Depende yata sa swerte. Sa feng shui. I don't know na yan. Kasi, di ba, lalo na yung mga newly married, di ba, meron, siguro, I think mabilis naman na din atang update sa PSA, you know. So, once na available na yung inyong mga marriage certificate or marriage contract, yun, i-file nyo agad. Update nyo agad, i-add nyo si Mr., i-add nyo si Mrs. sa inyong mga beneficiaries. Saka tip dyan, i-double check nyo din yung mga nasa, ano nyo, ha, marriage cert. Minsan kasi talaga may cases na may mali dyan. Ang hirap pa naman pa, ano, di ba, pabago na yes, yung yes. record. Check nyo lang yung, ano, dapat tama yung pangalan. Mm-hmm. Yun, kasi pagka nag-file ka ng, let's say, mag-retire ka na, yung makita mo, yung, ay, ito palang aking pangalan, may iba ang spelling doon sa aking say, birth certificate ninyo. So, dapat i-check nyo na yan, maaga pa lang, para pag nag-retire kayo, mag-file ka ng, kahit hindi mag-retire, mag-file ng any benefit. Although online tayo, dapat tama yung ating pangalan. Kasi mahirap yung nadidelay, nagkakaroon ng ano, ng, minsan nadidelay yung ating pag-claim ng benefit. Saka minsan nga mas mahirap na dun, sir, di ba? May mga cases na napapabata yung paper, no? Yung nababawasan yung year, halimbawa, imbis na 1954, naging 1958. Yes, oo. Medyo komplikado. Kaya habang maaga pa, ayusin nyo na po yes. agad yung mga records ninyo. Para... Daig ng maagap talaga yung masipag. Totoo yan, sir. Ito, hello, kay Shandesh Ville. Ano daw sabi niya? Calendar lang daw yung gamit namin kasi wala kaming newspaper. Parang yung tita ko, yun din yung tinatanong niya sa amin. Kasi nga, di ba yung ating, yung nabanggit nga natin kanina, yung pagka non-appearance or ano lang, mag-send ka ng confirmation, dapat may picture, no? Tapos may hawak kang newspaper. Di naman po kailangan yung mga newspaper na mga broadsheets. Pwede naman siguro kahit yung mga tabloids lang. Basta makita lang namin yung date doon, na kita namin doon yung sa picture ninyo. O kaya, yung TV, di ba yung TV usually... play nyo lang, ano nyo lang siya, naka may news, tapos may crawler doon na merong date, di ba? Pwede na yun. Tapos dapat half body siya. Half body yung kuha niya. Importante yung makita yung kasalukuyang kung kailan yung kinukuha na yung letra. Kasi pag calendar po, malilito kami dahil ang dami pong dates doon. Daming araw doon. So kailangan po talaga yung dyaryo na nung araw na yun yung ating gagamitin. Nakakatawa na yung talagang nagko-comply sila sa ako kasi mahirap nang ma-suspend ng pension. Paano pala sir yung cases na halimbawa na-delay ng ilang buwan yung ano yung pension nila? Makukuha pa ba nila yung mga months na na-suspend? Yes, makukuha naman nila yun. Wag po silang mag-alala yung mga buwan na naipon naman na yon, pagka nakapag-comply kayo sa AKOP, i-resume naman, then yung mga ibang hindi niyo na ano na kuha. I-credit din naman po sa inyong ano yun, account ninyo. Oo. Saka yung one of the purpose din kaya nag-aakop tayo, 'di ba? Minsan nagbabago ng address, 'yan yung mga email, contact number, yung mga ganun kasi ang SSS is nagpapadal tayo ng mga notice or update sa ating mga members. So kailangan updated 'yan. O kaya naman baka naman na yung account ninyo nagkaroon ng pagbabago, 'di ba? 'Yon. You have to update us para yung inyong monthly pension is pumapasok pa rin dun sa tamang bank account ninyo. Yun. Tumitanong ang SSS pensioner, si Ma'am Fet Wazon. 65, na daw po siya kasali pa daw po ba siya sa pag-comply sa AKOP. Okay. So, ano yung bag requirements natin? So, starting March 2024, no? Kapag ang retirement pensioner isang edad is 80 pataas. So, required ng mag-report sa SSS. Pero kung halimbawa ngayon kayo magre-report pa lang, 65, kahit naman sa ano yung effectivity ng ating bagong circular, di naman siya required. So, ang assumption natin is dito lang sa Pilipinas nakatira si Ma'am Fe, no? So, yun. No need na po mag-report kung kayo po ay retirement pensioner po, no? Pero kung yung ibang mga klaseng pensioner, like yung total disability pensioner, yun, yung mga survivor pensioner, yung mga dependent, tsaka yung mga nasa abroad, yun ang kailangan mag-report sa SSS. Kasi diba sir, yung sa mga disability, no, syempre i-assess nila kung ano, baka pwede nang bumalik sa work. Yes, oo. Or baka okay na siya, or baka nag-progress yung sakit niya. So, talagang kailangan din ng medical evaluation. Oo, yun. Saka
ano, 'di ba yung sa ano sir, yung sa mga survivor pensioners natin kasi 'di ba? Yes. Yung mga cases na syempre may ibang pensioners tumitibok ulit yung mga puso. Oo, oh, hindi naman natin mapipigil na tumibok muli ang ating mga puso, 'di ba? Oh, yan. At yun, of course, may bago na silang karelasyon. Ikaso lang sir, 'di ba? Once na ano, nagkaroon ng boyfriend or girlfriend or nag-asawa ulit, you know, yung dating yung tumatanggap po ng survivor pension. Kahit na ano, 'di ba? Kahit hindi kasal. Oo, basta 'yun, nagsama kayo sa isang bubong, 'yun. Kasi bakit nga? Baka kasi 'di ba sir, kaya nga tayo nagbibigay ng pension sa survivor spouse kasi wala na talagang ano, susuporta kasi expected na asawa, susuporta sa kanila financially. Yun. Pero since may, 'di ba sir, may bago na silang karelasyon. So yung inassume na yung responsibility. So 'yun, talagang 'di ba yung term natin doon sir pag ano nasususpend na yung pension natin yung mga survivor pensioners. Ano bang proper parang suspended na opo, nasususpend na talaga So yun talaga, yun talaga yung mga purpose kung bakit natin ginagawa nung kinoconduct ni SSS yung annual confirmation of pension. Pero Lisa, paano nga, 'di ba? Hindi na natin nire-require yung mga below 80 years old. May ways ba yung SSS na yung mga retirement pensioners na che-check pa rin natin? Meron ba tayong mga ginagawang verification? Tama, sir, kasi kapitbahay lang natin ang Philippine Statistics Authority. Yes, oo. So, alam ko po may mga ano partnership naman tayo with PSA no to yung i-verify yung mga information, no, yung so yung access yung, tayo. Oo, yung pang tinatawag natin parang data matching yata 'yun, no. Kasi minsan pagka may member, let's say na check sa from the record ni PSA na namatay na pala. Tapos nagkataon nakapangalan yung isang pensioner. So, yung may mga cases lang, very rare cases na pag na-check ng system, I think na sususpend yun. So, we have to inform yung ating pensioner na mag-report sa SSS to verify ba talaga na talaga bang itong ano to is yung tama ang nakuha nating na report from the PSA. Kaya malaking bagay din po yung partnership natin with other government agencies kasi bawas ano din po process din po doon sa ano natin sa AKOP. So unti na lang yung ano unti na lang magko-comply sa atin. So may ibang transactions pa tayo na kailangan i-prioritize no para sa ating mga members and pensioners. Ito may tanong si ano Joanne Eugenio, ex abroad po here. Tapos na daw po siya sa pagbabayad ng contributions. Pwede daw bang mag-loan at paano daw po yung gagawin? Direct daw po ba sa SSS branch or online? Pagbabayad ng anong kanyang binabayaran? Contribution ba? Tama? Ay, tapos na daw. Loan pala. O, yung pagbayad, pwede po ba mag-loan? Baka siguro ang sinasabi niya is, nagbayad siya ng loan, tapos na, no? Tapos gusto niya mag-loan ulit. Oo. Basta, ano, qualified tayo. Ma-meet lang yung qualifying conditions sa ating para makapag-loan ulit, which is yung dapat may at least 36 months na contribution prior dun sa month of filing and at least may 6 posted tayo dun sa within 1 year. Tapos kung halimbawang may balance pa from the previous loan, dapat at least ano 50% na yung nasettle mo. Tapos nabayaran, may nakapagbayad ka na in 12 months or 1 year. No? Pwede na kayong mag-file ulit na sa other loan application. Sige. Online na po ulit. Oh, no? Online na rin 'yan. By the way, hindi lang naman yung contribution yung ano yung online pati yung pagbabayad din ng ating loan kasi PRN na rin 'yan para mas mabilis din ang posting ng ating mga loan payments. Okay. So mukhang marami na rin tayo mga katanungan sa ating ano. Lisa, may makita ka bang ano? May ma-check ka bang mga questions sa ating ito si Sir Jose Santos, mabuting araw po sa inyo. Kailangan pa daw bang mag-AKOP, 71 years old. Kayo po ba, Sir Jose, ay retirement pensioner? Kasi kung kayo, kung kayo po ay retirement pensioner na nakatira dito sa Pilipinas, sa 71 years old po kayo, hindi nyo na po kailangan mag-comply sa AKOP. Pag tumungtong na po kayo ng 80 years old, I mean 81, no? 81 years old. 80 above. No, ayan. Pwede na po, kailangan na po talaga ninyong mag-comply sa AKOP. Oh, meron tayong isang question dito from si Yan Abian. Bakit po ang hirap mag-print ng PRN para sa months ng October to December sa SSS portal niyo po hanggang ngayon? So siguro we have to check no sa ating
sa ating IT muna ko bago natin ma-confirm muna po namin to si Yan, yung inyong problem. Pero kung ganyan may problem kayo sa ano, yung may mga concerns kayo, yun nga, pwede kayong mag-email sa amin yung sa usap tayo, that is USSSAP tayo. One word lang 'yon at sss.gov.ph. 'Yon 'yon, naka-flash 'yon sa ating ano, sa ating screen. Pag may mga concerns kayo, email niyo lang diyan o kaya meron tayong yung customer service na ating portal, yung CRMS, no? Yung usap tayo, i-Google niyo lang 'yon, mag-login kayo doon para pag may mga questions kayo kasi meron tayong mga keyboard warriors na nasa background na handang sumagot sa mga queries niyo, may mga concerns kayo. Yun. Sir, si Yan, mag-email ka. Kasi ang deadline naman natin sa ano contribution payment deadline natin for October to December ay hanggang January 31. So, may time pa po. Email na po kayo para ma-assist po kayo ng ating pong mga member service representative. Okay, from Lisa, Sarah, how can a voluntary member living abroad register to SSS online? So, paano ba, Lisa? Mag-register. O, online. Siguro, ano siya, ang ibig sabihin niya is paano magkaroon ng my.sss. Ah, okay. Oo. So, punta lang po kayo dun sa ating pong SSS website, yung www.sss.gov.ph. Tapos, meron po dong options dun sa baba, no? Mag-register na po kayo online. Tapos, may hinihingi po dun ng mga detalye, no? Yung mga personal details po ninyo. Tapos, yun, provide nyo lamang po yun, no? Tapos, meron mga iba't iba kasing registration options. So, mamili lamang po kayo. Ang tip ko lang po sa inyo, kung halimbawang kayo po ay employed member, so, ang piliin nyo pong registration option ay yung employer ID number. So, saan nyo po ba yun makukuha? I-request nyo po yun doon sa inyong HR para mas madali po. Oh, may mga, ano naman doon, may mga options para to further, parang i-filter nyo or evaluate yung system natin na para makapag-register kayo. By the way, kasi yung tanong niya ni Miss Lisa is voluntary member. Yun, ang kadalasan, di ba, may mga, parang nagkakaroon tayo ng confusion. Ano ba yung difference ng voluntary member sa self-employed? Di ba, may pagkakaiba yun? Oo. Kasi pagka sinabi nating self-employed, so, pag self-employed kasi yung may sariling income, na may work ka, na sariling pinagkakitaan mo ng may trabaho ka na pinagkukunan mo ng kinikita sa araw-araw. Like yung ating mga vendors, yan po yung mga self-employed. Yung kasing self-employed, it's either mostly ano naman yan, yung mga wala pang SS number na gustong maging member ng SSS. And like, for example, meron akong sari-sari store, yun, pwede akong mag-member sa SSS as self-employed. Pag sinabi naman kasi nating voluntary member, yan yung mga dating employed, no? Na natigil lang sa, nag-resign na sila, gusto nilang ipagpatuloy yung paghuhulog nila, voluntary member yon. And ang difference, pag self-employed, di ba, you have to update yung inyong membership status sa SSS. Oo. Parang dapat mag-download sila nung E4 natin. Yun. O mag-download sila kung may SS number na sila. Kung wala, yung ating online, pwede kayong mag-secure for an SS number doon online as self-employed. Pero pagka voluntary naman, dahil voluntary, dating may SS number, itutuloy ko lang yung paghuhulog ko. Online, no? Yes, online lang yun. Pagka nag-generate lang kayo dun sa ating PRN, dun sa website, click nyo lang yun dun yung voluntary member. Tsaka yung system naman natin is, nade-detect na yun kung pwede kang mag-voluntary member. Yun yung kagandahan ng ating PRN, na madali na lang talaga siyang gamitin. Tsaka isang difference po nung self-employed, tsaka voluntary, in terms dun sa benefits na makukuha nila. Kasi like sa voluntary, yung basic, yung sickness, maternity, disability, retirement, death, and funeral. Pag self-employed ka, on top of the social security benefits, meron ka ding makukuhang employees compensation benefits. Ano ba to? Yung pag mga work-connected, sir, na pagkakasakit, or na injure ka, or huwag naman sana pag namatay ka, may additional benefits ka pang makukuha. Oh, kasi work-related. Yun ang kagandahan doon. So, yun, malaking bagay din na yung tama din yung membership category mo para at least sure din yung beneficyo, yung maximize mo yung matatanggap mo na benefits, di ba? Okay. Ito po may si Tonya, but hello po sa inyo. Hindi daw po kasi siya makapag-file ng disbursement account siguro. Ito para sa sickness, wala akong pangkuha ng savings account. Paano daw po yung kanyang gagawin? So,
di ba sir, required po talaga natin, no? Na meron po kayong disbursement account. Pero siya ba ay employed? Kung employed kasi, ang binabayaran natin yung kanyang employer. Di ba, i-advance ng kanyang employer and then i-reimburse ng SSS employer. So, kailangan talaga may bank account po tayo para ma-disperse yung ating ano, yung for the benefit natin, yung sickness natin. Madali lang naman ano, mag-secure ng mga bank accounts kasi di ba yung mga mostly ng mga banko ngayon is may mobile app na sila eh. Madali na tayo makapag-open ng bank account kasi online na eh. Kahit sa cellphone lang pwede na yun eh. Okay. May kailangan talagang fill out ano form. Saka syempre magpe-present ka ng mga valid IDs para makapagbukas ng personal savings account. Dapat ang pangalan po sa inyo hindi po pwedeng join kasi hindi niyo po pwedeng i-register yun online. Sa ating ano, sa ating Facebook, meron tayong list ng ano eh, ng yung mga pwedeng disbursement channels natin eh. Kung ano yung klaseng benefit yung kanilang i-file or i-claim. Okay. From Lourdes Carino. Okay. Salute to Miss Rhea Biggs ng SSS Calgary Branch. Bilis mag-reply sa mga inquiries namin. Okay. Yes, thank you Miss Rhea. Andiyan po yung ating mga ano no, yung ating mga kapwa kawani ng SSS na handang tumulong sa ating mga members. So meron po tayo talaga mga branches abroad na pwede pong ninyong puntahan na they're always ready to give service sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan po. At hello sa ating mga kasamahan no, na foreign representatives no. Mabuting araw din po sa inyo. At ito po, ayan, nag-comment si Sir Jose, retirement pensioner daw po siya na nakatira sa Pilipinas. So ayan, tama no, hindi niyo na po kailangan mag-comply sa ako. Pag tumungtong na po kayo ng AP, saka na po kayo kailangan mag-comply. Speaking of retirement, ano, meron tayong question from Ms. Teresa Estoque. Hello. Good morning po. Bakit po walang pumasok sa ATM ko na 13-month pay? Actually, yung 13-month pay natin, it was given no, last December 1 and 4. No? Ngayon, kung halimbawa po, Ma'am Teresa, na-check ninyo, pwede nyo i-check muna din sa anong ninyo, sa banko ninyo, no, talagang walang pumasok na 13-month sa inyong bank account. Email nyo lang po kami sa yung binigay po namin na email address kanina, yung usaptayo@sss.gov.ph para ma-check po natin kung ano ba yung reason. Baka naman po yung bank account ninyo, it's either baka nagbago kayo ng bank account yon. If ever kasi nagbago kayo ng bank account, update nyo lang po, inform nyo kami. May fill upan kayong form na isasabi nyo sa SSS para ma-update yung inyong records. Okay. Ito sir, may tanong naman dito sa comment section si Jean Paul Beboso. Plano daw po niyang i-continue yung hulog niya sa SSS. Nasa government pa ay nasa government na po kasi ako kaya na-stop na yung SSS ko. Magkano at any time po ba makakapaghulog ulit sa SSS? Ako, maganda yan. Pwede niyo pong ituloy yung paghulog ng contribution niyo as voluntary member. Yes, katulad natin, di ba? Naghuhulog tayo. Naghuhulog din ako quarterly, no? Tapos, magkano? So, minimum of 560 kada buwan. So, pwede po yan. At meron na tayong iba't ibang payment channels. Ang pinaka-convenient na nabanggit natin kanina, sir, di ba? GCash. Yes, GCash. So, meron din po tayong mga yung mga websites or sariling mobile app ng ating mga accredited partner banks. So, pwede din po kayong magbayad. Actually, doon sa ating ano, di ba, yung website natin, meron din po. Meron din tayong option doon para makapagbayad online. Meron din po BPI, ayun, GCash. Tapos, pwede din po through debit or credit card. So, napakarami na po options na kailangan yung pagpilian. So, hopefully, Sir John, no, tuloy-tuloy yung paghuhulog ng contribution niya sa voluntary. Dahil sa SSS, in the future, meron kayong matatanggap na retirement benefits. So, importante makapag-ipon tayo. Hindi lang yung sa ating mga sariling mga income sa mga bank accounts. So, dapat meron tayong social security protection din in retirement benefit. So, yun. At meron pa ba tayong mga question from our viewers? Ay, mga pala sir, kahapon nakita ko yung may mga panibago na namang fake news na naglalabas sa social media. Diba, lalo na nung New Year na New Year ba yan? Oo. May pa, New Year subsidy daw tayo. Oo. By the way, mga kababayan po, no, sa ating mga members, wala po tayong binibigay na na New Year subsidy. Oo. Kasi ito yung mga mga fraudsters, no. So ingat lang po tayo pagka may nare-receive tayong mga notice sa ating mga cellphone. Actually, napadalhan din ako niyan eh.
Pero trinay ko din kung ano bang lalabas. Ayun. Parang may paraffle pa yata bago ako makakuha. Natatakot pa nga ako magpipindot kasi mamaya phishing attack na yung ginagawa sa akin. Nakakatakot na ngayon kasi lume-level up na yung ating mga mga fraudsters. Yung laman ng inbox ko puro fraudsters. Sa kanila na nagaling yung mga messages ko. Kaya mostly sa messenger na lang ako nakikipag-communicate sa mga kakilala ko Kaya tuloy yung cellphone mo, ba? Imbis na yung mga text messages ng mga kaibigan mo, mga loved ones mo, puro na lang mga puro link yun mga link ng mga promo, yun na lang yung natatanggap ngayon Saka ang SSS po, hindi po kami nagpapadala ng mga ganun. Saka itong pinakabago, kahapon lang, nag-release tayo ng advisory, yung pa-scholarship naman daw tayo. Wala po tayong pa-scholarship. Pero meron tayong EDUC loan, di ba? May EDUC loan. Saka kung meron man tayo mga paraffle, i-announce natin yan sa mga official social media pages ng SSS. Like ito, napapanood nyo kami dito sa Facebook account ng SSS, yung Philippine Social Security System. And minsan may collaboration naman din tayo, sir, with our collection partners like last year, no? Yes, yung bang sa ano yan? Sa Union Bank. Union Bank, oo. May tayo, it's one of our campaign, no? Yung sa ating UMID. Sa UMID, upgrade. Pag na pwede mag-upgrade. May pa-kotse, tsaka pa-iPad. Ayan, in-announce namin yan sa official page. Yung pag hindi nang galing doon sa official page natin dito, ay hindi yun legit, for sure. Check nyo lang lagi yung ating pag kami mga nare-receive kayo niyan, padala nyo agad sa amin, like yun sa binigat namin ng email, o kaya tumawag kayo sa ating hotline. Ano bang hotline natin? 1-844-1455. 81455, no? Pagka landline. Pagka cellphone, 1455. No? Yun, tawag lang po kayo. Pagka may mga natatanggap kayong mga ganyan na mga messages. So, okay. From Giliana Montes, good morning po. May loan ako, salary at calamity. Past due na ito. Nag-apply ako ng condonation, yung loan ay 13K at 13K din yung calamity. Pag-apply ko ng condonation, naging total 34K. Both na po ba loan yung pinagsama or sa salary loan po yun? Okay, ano ba yung, di ba may condonation tayo? Oo. So parang ginawa natin consolidated loan program. Mm-hmm. So kung Yan, magandang example itong kay Ma'am Giliana kasi meron siyang past due no sa salary, tama? Salary and calamity. So yan, lahat ng mga natitirang balancing niyo sa iba't ibang types ng loan, pagsasamahin niya. Short-term member loans yung pinag-uusapan po natin. So pagsasamahin yan, kaya siya naging 34,000. Saka syempre, di ba sir, may kasama na din yan yung interest. Kasi kaya pinagsama yan, yung ating ino-offer ngayon, yung Consolidated Loan Penalty Program ba yun? Yun, Consol Loan in short ang tawag natin doon. So, yun, hindi siya katulad before na ating yung mga condonation program na may deadline tayo. So, ito, ang ginawa ng SSS is lifetime na to, forever na to na tong program natin. So, kung meron kayong mga past due na na mga loan, apply nyo lang. At saka online din siya, di ba? Online na. Mm-hmm. So, ayun, kailangan lang talaga bayaran nyo on time yung monthly amortization nyo para, kasi pag ganyan, madedefault yan . So, pag natapos yung payment term at hindi nyo pa nababayaran yung ng kumpleto, panibagong naman yan, panibagong interest rate na naman na mas mataas pa. So, kasi daily ata yan, tumatakbo yan . Maganda yun kasi yung condonation natin, di ba, ang makokondon yung penalty. Mm-hmm. So, kung halimbawa, may loan kayo na 19, kopong-kopong, yun. Pagka nag-apply kayo ng condonation natin, malaki yung mababawas dyan. Ang mabayaran nyo na lang is yung principal tsaka yung interest. At saka, hindi lang yun, di ba? Hindi lang may option kayo na pwede nyo siyang bayaran in full, pwede rin installment. So, may mga options kayo dun para bayaran siya na installment or pwedeng monthly yun, pagbabayad natin doon. Okay? Ayan, nag-thank you si Sir John. Okay. You're welcome, Sir John. At tulad nga nung napag-usapan natin kanina, yung sa contribution payment deadline, again ha, yung sa ating mga self-employed, voluntary, and OFW members hanggang June 31, 2024 for applicable months ng October to December. Yes. Oh. Para hindi kayo mahirapan din, siguro maganda rin, di ba, yung mga cellphone, may mga alarm yan. Oo. Dapat may maglagay na kayo ng reminder dyan. Tapos may isa pang option yung auto-debit arrangement. Oo. Bagay yan sa mga malilimutin, di ba?
Diba? Basta siguraduhin nyo lang may pondo yung bank account nyo, no? Meron tayong mga partner banks dyan. Mabanggit lang natin. Yan, may mga auto-debit arrangement tayo. Anong banko? Bank of the Philippine Islands. Meron din po tayong Country Builders Bank. No, First Consolidated Bank. Metrobank and PNB. Yan yung mga ka-partner. Ano ba yung auto-debit arrangement? Ano ba yan? Paano ba ang sistema niyan pag nagbabayad? Iyan po, pwede silang makipag-coordinate po doon sa bank natin. Tapos may fixed amount na. Kung halimbawa, minimum contribution mo ay 560, no? Tapos pa magsiset ka na ng date kung kailan siya babayaran. Naka-fix na yan na every month, pwede bang in a span of 1 year o pwedeng tuloy-tuloy na yan, depende dun sa agreement. Actually, maganda yan sa mga OFWs, no? Lalo na yung wala silang time na magbayad kasi syempre nasa trabaho sila eh. Maganda yan yung arrangement na ganyan, yung ADA. So, siguraduhin nyo lang talaga may pondo yung accounting. Para at least tuloy-tuloy yung pag-debit. So, ito mayroon pa tayong next question galing kay Virgit Zero. Makakatanggap po ba siya ng maternity kahit 23 months pa daw siyang nag-contribute? Okay. Ano pa yung mga requirements, by the way, sa ating maternity benefit? Ayun na. Uh-oh. Number one, yung sa contribution requirement, no, at least meron siyang 3 months na contribution. Prior. Within the 12-month period bago po siya, before the semester. Paano ba yan? For example, si Miss Virgit, manganganak siya this January. So, ang semester of contingency niya is yung October, i-exclude natin, no? October, November, December, tsaka yung January, February, March. So, from September last year, yung 1 year na yon, September 2023 hanggang August ba? Basta 1 year yon, 12 months. Dapat may at least 3 months kayo na hulog. Oo. So, dapat magsubmit din po kayo ng maternity notification kung kayo po ay employed sa employer. Kasi online na yan. Online na yan. Oo. So, ganun din po yung mga requirements. Tapos, online na rin po yung pag-file maternity benefit. Basta nakahanda na po yung inyong mga supporting documents, medical records. Tapos dapat kung ano po yun nandoon sa records na i-upload ninyo online, dapat consistent din siya doon sa data entry ninyo. Kasi may yung mga date of contingency, kung kailan kayo nanganak, ganyan. Kailangan consistent siya kasi di ba sir, kadalasan doon na dede na yung mga claims kasi biglang nagkakaroon ng error doon sa year, di consistent. Iba ang lahat naman ng whether employed no or self-employed dapat mag-notify kay SSS. Okay. And nga pala medyo hindi baka may masyado madinig na pasensya na kayo ha, nagkakaroon lang tayo ng audio problem. Idadaan na lang namin sa lakas ng boses. Pwede ba direct na pagka halimbawa hindi tayo naririnig may subtitle? Ganun para kasi 'di ba? Lalo na yung mga walang nasa MRT ka, di ba? Pag MRT, di ba pag nagsa-cellphone, minsan naiinis ako pag may katabi ako nagsa-cellphone tapos ang lakas-lakas ng speaker. Wala pong kausap sa telepon. Oo, parang gusto lahat ipaparinig sa mga katabi niya yung mga pinapanood niya. Lahat ng pasahero nakatingin sa kanya. Alam na natin na magka-away sila ng jowa. Minsan kasi yung mga pinapanood, yung mga away, mga road rage, ganun. Kala ko tuloy, minsan may nag-aaway na Medyo pakahinala ng onti yung phone. Okay, sige. Ayun, natapos na yung ating isang oras ng usapan. Oo nga, isa pang oras ulit. Biro lang. Pero okay, magaling lang, nandito kami ulit next week. And unting final reminders ulit. Contribution payment deadline for applicable months of October to December 2023 hanggang January 31 na lang po ngayong taon. Okay, bayad na. Bayad na ang ating contribution. Para doon sa ating mga members na ayan, may mga pumapasok pa rin mga questions. I think we can we'll take note naman yung inyong mga questions para mabigyan naman namin ng mga answers yung mga queries nila. Tapos meron tayo ulit next episode sa susunod na Friday. And maraming salamat po sa mga tumutok ngayon, yung mga OFW friends natin. Maraming salamat. Maraming salamat.